Alam nyo, mga kapamilya, sa aking personal na pananaw po lamang ito, pero naniniwala po ako na sa kalagitnaan ng lahat ng pangyayari ngayon ay may mensaheng nais ipahatid sa atin ng Panginoon. Siguro, marami din sa atin ngayon ang natataranta sa mga biglang hindi inaasahang bagay. At dahil dito, hindi nakikita o nararamdaman kung paano gumagalaw ang kamay ng Panginoon. Maaring ginagamit niya po ang panahon na ito upang tayo ay mapalapit sa Kanya. At naniniwala ako na kahit ano paman ang mga pagsubok na ating haharapin, hinding-hindi niya tayo tatalikuran at pababayaan. Mananatili pa rin ang plano niyang gamitin tayo muli. Gaya ng dati. Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti. Mga mata'y nagniningning, ngunit ngayon, nagbago na. Nasaan na ang init ng pagsinta? Pangako mo'y hindi magwawakas. Di ba't noong samyo ng bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin? Di ba't noong takbo ng oras ay di mo napapansin? Laging naglalambing, ngunit ngayon nagbago na. Sigla't tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Dati-rati, mga pangako ko'y kandungan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba noon sa kaibigan mo'y ako'y butang bibig? Bakit ngayon anong lamig? Di mo alam ako'y nasasaktan. Sa di pagpansin sa aking pagmamahal, lumapit ka at ako'y naghihintay, naghihintay. Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Kahit ako'y naghihintay, di mo alam ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka at ako'y naghihintay. Panginoon, ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y
ko'y ialay sa'yo, gamitin mo ako, kaya ng dati. Kaya ng dati. Kaya ng dati.